So ito yung ating ano, yan, sun marker ano. Kaya kung mapapansin ninyo ito, ito yung kakaibang ano, yan, may bilog. Sa gilid yan oh, mayroon siyang butas oh. Ito ang indication ito ng deposit oh. Ito yung indication ng giveaway marker eh. Tapos may butas siya, tapos may another small ano, yung butas na yan oh. Tapos may guhit ulit siya dito oh, yan. May guhit dito, isa, dalawa, tatlo, yan. Itong bato na yan oh, katib, letter D. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po uli sa aking channel, mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo Luzon, Visayas, Mindanao upang magbabahagi na naman po sa inyo ng mga nakakamanghang Yamashita Treasure Site. Isa na namang Yamashita Treasure Site video pinadala po sa atin upang atin pong babasahin. Bibigyan po natin ng pinakamalapit nitong kahulugan ayon po sa mga sign, marker, meaning na nagmula po sa Japanese code. Ito po ay isa pong nakakamanghang Yamashita Treasure Site na napakaganda yung mga marker, sign na kung saan halatang ginawa lang po ito ng tao. Ito po ay maaaring ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan ng kanilang iniwan, ibinaong kayamanan sa kabundukan. Pero bago yan, tayo po muna po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Nandito tayo sa area kung saan ito talaga ay inuulit-ulit yung ilipod ito para lang masuri ng maigi. So ito yung ating ano, yan, sun marker ano. Kaya kung mapapansin ninyo ito, ito yung kakaibang ano, yan, may bilog ito. Tapos dito sa gilid yan oh, mayroon siyang butas oh. Ito ang indication ito ng deposit oh. Mababaw ito. Halos wala pang isang ano. Yan. Din dito naman sa kabila. Yan to. Ito parang butas ito na may ano, yan. Bilog, may mga bilog siya oh. Indication pa rin ito ng deposit. Tsaka itong maganda oh. Yan, pointing arrow. Ang itinuturo niya, yan, itong tuog na patay na yun, oh. Malaking tuog, itong matanda na yan ang tuog na yan. Sentinel tree daw yan eh. Ito yung tinuturo ng ano to, ng sa gitna ng araw na ito. Ito lang talaga yung may ano siya, may pointing arrow. Yan, dyan sa dito, pag kinumpasan yung north dyan, may lumundo dyan na ano, area. Eksakto talaga, nasa north siya. So, dinitik namin yan. Yan ay may tunnel papunta dyan, diretso doon sa naglundo. Doon may deposito siya. Tapos dito, pag kinumpasan ko, yung another butas doon na lumundo, nasa 45 degrees yung may deposit dyan. Lumundo din yan. And then dito, yan, ito. So, ito butas din siya. Yan, may butas din yan. Butas siya. Okay. Ngayon, kung titingnan natin, itong bato na ito, para siyang ano, bababa muna ako. Yan. Parang box siya. Itong bato na ito, parang box. Yan. Pero dito sa ano, bago ako lumipat, ito, ito yung kakaiba. Parang ito talaga ay sadya lang na tinapal dito. Yan.
Parang patsi-patsi siya, imitation talaga siya. Kaya nagdududa ako dyan, baka yan ay may giveaway. And then ito, oh, cutted siya, oh. Yan, tinating siya, parang dinaanan baga ng chinso. Yan, tapos, ito kung titingnan mo, yung butas, ito yung indikasyon ng giveaway, marker. Tapos may butas siya, tapos may another small, ano, yung butas na yan, oh. Oh. Kasiya yung daliri, oh yan, parang higit isang pulgada. Yan, oh, parang triangle siya, oh. Hindi lang perfect, pero parang triangle. Tapos dito, ganun din sa ilalim yan, oh. Butas siya, oh. Tapos yan, parang may ano, ulit siya dito. Parang 8-8. Yan, oh. Baka ito ay may maliit na tao sa loob. And then yung nakakaiba dito, yung napansin ko talaga na namangha ako. Kasi yan ay nakapatong lang, oh, sa bato, yung malaki. Yan, yung pagitan niya. Ito, yung guhit na ito, yan, tapos may guhit dito. Kung titingnan mo, talagang arrow siya. Pointing arrow. Tapos may guhit ulit siya dito. Yan. May guhit dito. Isa, dalawa, tatlo. And then ito, yung butas niya parang under. And then ito, pointing down. Ito, ito yung maganda. May mga butas siya, o yan, 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 yan. Naka-ankle nut. And then, yan, may butas yan, o na, yan, yan, may butas siya dito, o na, sarado. And then, kung titingnan mo sa gilid, yan, sa gilid ito, yung bato na ito, nakatutok siya sa ilalim to, sa ilalim. And then, yung kabila naman, sa ibaba, anong makikita natin ito? Yan. Itong bato na yan, o, cutted, letter D. Letter D siya. Tapos itong mga bato, kung titingnan natin yung sa gilid niya, yan o, katulad yan o. Ngayon ko lang yan akuan. Parang tumuturo siya dito sa ilalim. Yung mga akuan ng mga bato, angle, yan, mga pointed niya. To, tumututok siya dito. And then sa kabila, sa kabilang area, ito, yung bato na may guhit, yung dulo niya, yan, yung dulo niya nito, doon pa rin nakatutok sa ilalim. And then, yung opposite direction niya dito, yan, nakatriangle na bato, pero malalaman mo, yan, ito to, yan. So, napanood po natin, no, ang kanya pong naipadalang video. Ito po ay talagang legit na Yamashita Treasure Site. Ginawa lang po ito ng tao. Man-made concrete or rocks. Ang batong ito ay may nakasulat na diamond shape na drilled holes at parang glitterings of diamond. Yan po ay glitterings of diamond. Yan po ay nakasulat sa Japanese book ng ibig sabihin diamond deposit. Yan po ay diamante na itinago dyan po sa lugar na yan na tinatakan o minarkahan po ng kurting diamond sa gitna. At yung kulay yellow gold na yan na sign ay positive yan sa Yamashita Treasure. So Yamashita Treasure Diamond Deposit. At yung hole na yan ay mga hole yan na nagsasabing deposit sign na nakalagay sa loob ng bato, nakabalot. Yan pong X marker ay deposito ng Yamashita Treasure. At yung tuldok na yan ay nagsasabing to the left, from right to the left, Yamashita Treasure deposit. So kung nasa kanan ang dot ay papunta tayo sa kaliwa. At ilang meters lang, hindi lalayo dyan. Maaring dyan mismo sa bato din na yan ay nakaipit doon sa ilalim ay may bato doon na pinagbabalutan ng deposito or object na diamond, nakabalot nga sa bato. So always bato ang ating i-check dyan sapagkat yan po ang sinasabi ng markers, bato na binalot sa bato. So yung mga drilled holes ay numero yan ng piraso. Kung ilang piraso yung diamond ay maaring yung mga dot dyan na nagkasunod-sunod ay yan yung piraso.
Yan yung number of object. So yan po ay hindi natin masasabing araw yan. Yan po ay talagang kabuuan, babasahin mo yan. Yan po ay diamond deposit. Glitterings po yung parang mga guhit na yan. Hindi po yan araw. Yan po ay sign ng yung silahis, yung sinag ng diamante na ginawa po nilang palatandaan. So ang diamond kasi maraming glitterings. Kaya pag pinalaki nila ay para siyang araw. Subalit yan po ay glitterings of diamond. Na nagsasabing diamond deposit ay nasa mga bato. So hindi ka na pwedeng hukay ka ng hukay dyan. Alamin natin muna kung ano yung eksaktong meaning ng mga signs, pagkat masayang yung pagod natin dyan. So ito po ay isang uri ng traps. Ito po ay traps sign. Maaring poisonous yung bato na pinaglagyan ng diamond. Yan po ay traps na nagsasabing dangerous, danger, bomb. Kung nasa tunnel, yan po ay magiging bomb. Pero kung nasa bato yan, yan po ay magiging poisonous. At magiging traps yung mga bato dyan na malalaki, na kung saan nandoon na nakatago yung diamonds. Nilagyan nila ng mga lason. Karamihan yan lason, sapagkat expert po ang mga Japanese Imperial Engineers sa paggawa ng mga lason na inihalo sa bato. Yan, ang bato na yan ay halatang ginawa at kurting kwadrado daw, sabi niya. Yan po ay sign ng diamond, sapagkat yung square na nasa katawan na pantal-pantal ng diamond ay square. Apat ang sulok ng mga diamonds at triangular. Kaya may makikita tayong mga triangular square, sapagkat yan po ay sign ng mga diamond. Yan po ay cutted. So cutted daw, sabi niya. Letter D, cutted in the middle of the rocks. Nasa gitna ng bato. So ang sinasabi niya ay nasa gitna ng bato. Posibleng itinago nga sa gitna ng bato. Yung sinasabi niya kanina na nagdududa siya, baka may laman yan. So posible nga. So at the center, sabi ng sintro sa ilalim. Sabi niya, sintro sa ilalim. So sintro sa ilalim, ibig sabihin nandyan sa ilalim ang bato na pinagbabalutan ng diamond. So mula dun sa X, ilang nitro lang, maaring dyan, dinaganan dyan, kasi pinatong dyan, magiging traps yung bato. Mahulugan kayo ng bato kung kayo po ay magdidigging. Yan po ang kanyang purpose dyan. So triangle, yan po ay Yamashita treasure sign yan. Ibig sabihin, sign din ng diamond yan, ang karamihang triangle at saka pyramid. So yan ang palatandaan na bato ang kanyang hinahanap dyan, sapagkat letter D ang Japanese code. Kahit saang libro yan ng Japanese code ng Yamashita treasure, letter D ay stone, bato. So diamond, nasa loob ng bato ang kanyang hahanapin, itinatago. So possible target niya dyan sa loob ng bato, sa gitna ng bato at sa ilalim, 10 feet, 8 feet, 4 feet, maaring may bato doon na nakabalot. Yung 4 na yan ay sign ng diamond yan. Apat na sulok at apat na object. Ibig sabihin, apat na sulok ang diamond. Si square yan, yung square ay may apat na sulok. Yan ang tinutukoy ng 4. At yan po ay nagsasabing diamond ay nandyan sa mga bato. At maaring ilang piraso yan, maaring apat na piraso din, na malalaki, bilyon yan, sapagkat hindi basta-basta ang presyuhan ng diamond. So sabi niya under, posible nga na sa ilalim yan or sa gitna ng bato na yan. Yan lang ang target na pwedeng pagkuhanan niya. Either nasa gitna ng bato na yan or nasa ilalim din na ganan yan na nakapaloob sa bato. So i-check niya yung mga bato na kasing laki ng mga buko, niyog. Yan po ang kadalasang pinaglalagyan ng Yamashita treasure. Dinaganan ng bato, hinalo sa mga boulder sa ilalim na hindi mo napapansin. Maring maitapon mo rin. Letter D, ito ang nagsasabing in the middle of the rocks. Ang bato, nasa loob ng bato, nasa gitna ng bato, ang diamond nakalagay. Yan po ang meaning yan. So letter D ay humanap ng bato, sa gitna ng bato, nandoon nakabalot sa bato ang diamond na Yamashita treasure.
So klarong-klaro na ang kanyang hinahanap dyan ay diamond, sapagkat halos lahat ng marker ay sakop ng diamond. Wala po tayong nakikitang ginto eh. Ang ginto kasi parihaba na square, na ginto rin ang makikita nating mga color ng lupa. Tapos yung mga square na parang gold bar, makikita natin yan po ang sign ng gold. Pero nakita natin dyan, yan po ay mga square, triangles, pyramids, at yung parang glittering of diamond, yan po ay klarong-klaro na diamond binalot sa bato, lalong-lalo na yung letter D. So good luck po, at sana po ay may natutunan tayo dito. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpadala ng video at sa inyong pong panonood.